basahin ang salita ng Panginoon sa 1 Peter chapter 2 verse 2. Ito po ay napaka-itchy lang po na talata. Let's all read together chapter 2 ng verse 2 ng 1 Peter. Sabi dito, the word of God says, as newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Ayan, no? Napaka simple at napaka-ikling talata. Ulitin ko po sa pagbabasa. As newborn babes desire the sincere milk of the word of God that ye may grow thereby. Tayo po muna eh. Ang atin pong paksa ngayong umaga na ito, mga kapatid, is Christian growth, no? So ang tanong dito, mga kapatid, are you spiritually mature? Na? Are you spiritually mature? Di ba tayo mga mananampalataya ay tinawag po tayo na born again. No? Tinawag po tayo na born again. No, sabi nga ni Nicodemus, nagtanong pa, pwede bang ipanganak tayo ulit? No? Pwede ba tayo ipanganak ulit? So ibig sabihin ba niyan, papasok tayo ulit sa sinapupunan ng ating mga nanay, tapos babalik, yan ba yung born again? No? Ang state of being born again, mga kapatid, ay after you believe the Lord Jesus Christ, yung dati mong ikaw na makasalanan ay tinanggal na po ng Panginoon yon at pinalitan niya ng bagong buhay. What is that bagong buhay? New life in Christ, no? With God in Jesus Christ. Kaya yung dati mong buhay, yung ikaw na makasalanan, pinalitan ng bagong buhay, no? Kaya tinawag tayo na born again kasi pinanganak tayong muli sa espiritu, no? Sa kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So ibig sabihin niyan, 'di ba ang basic character ng mga bata ay bata, walang alam, walang kamuang-muang, 'di ba? At umaasa lamang sa spoon feeding, umaasa lamang sa pangangalaga ng magulang, no? Ng kanyang nanay. Right? Maasa lamang sa gatas ng kanyang nanay. Ganon din po tayo, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, no? Kahit matanda na tayo, halimbawa, kung 50 years old ka na naligtas, yung iyong kasanayan sa salita ng Pinoon ay para blank slate siya ba? No? Magsisimula ka sa very starting point. No? Very starting point. Kaya tayo nagiging bata sa pananampalataya. Right? So, newborn babes, kumbaga born again, at bata tayo sa pananampalataya. Ngayon, ano bang gagawin ng isang bata sa pananampalataya? Kailangan natin na kumain ng kumain para lumago, tumangkad, lumaki. Di ba? Kaya sabi dito sa ating talata ngayong umaga, sa 1 Peter chapter 2 verse 2, as newborn babes, sabi dito, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. So ang mga bata po, matit, ay talagang gatas po yung mga soft, di ba? Ang mga bata, from gatas to soft food to hard food, hanggang sa karne na yung kinakain, hanggang sa lumago. Ganun din po tayo yung process natin, matit. So what I mean is, yung maturity po natin, yung growth level po natin, yung Christian growth po natin ay ano din po yan? Developing din po yan, no? Nagde-develop din po yung ating paglago bilang isang mananampalataya. Okay? Bilang isang Kristiyano, lumalago din po yung ating pananampalataya. Okay? So kaya napakahalaga, mga kapatid, na ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, no? Napakahalaga ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Na you have to search the scripture. You have to go to the church every Sunday. You have to do Bible study, di ba? And napalaga ang pag-aral. Why? Kasi ito po ang tanging paraan para tayo ay lumago. Kasi ang food po, ang pagkain po ng ating kaluluwa ay hindi po siya tangible. So intangible po siya, and that is the word of God, no? Pinapakain po natin yung ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng salita
ng Panginoon. Okay? Kaya nga, let us desire the sincere milk of the Word. And what is the Word? That is the Word of God. Para tayo ay lumago. No, ngayon, ang tanong dito mga patid, are you a grown Christian? Kagayang sinabi ko po mga kapatid, mga ka-hopers, ay ang paglago po may kanya-kanyang level yan. No? Isipin po natin, may mga Kristiyano na 3 taon na sa gawain, tapos meron ding mga Kristiyano na 1 taon pa lang sa gawain. Yung Kristiyano na 3 taon pa lang sa gawain ay hindi pa masyadong malago. Yung Kristiyano na 1 taon pa lang sa gawain, malagong-malago na siya. Medyo malagaw na siya. No? Lumaki na siya yung kanyang maturity. No? Paano nangyari yun? Diba? Yes, it is possible. No? Marami pong mga cases na ganyan na matagal na sa pananampalataya, 10 taon na, pero hindi pa siya ganun ka-mature sa salita ng Pinoon, sa gawain ng Pinoon. Pero pag may mga bago, 1 taon pa lang ay talo pa sa pagkalaguan sa salita ng Panginoon. Paano nangyari yun? Simple lang po. Kasi sa pag-aaral ng salita ng Pinoon, it needs commitment, no? It needs commitment. Kailangan natin na magiging maagap, no? Kailangan natin na ibigay ang buong puso natin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasi pag-focus tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, mga kapatid, ay talagang mabilis yung ating paglago. No? Mabilis yung ating paglago. Hindi tayo magpapadistract sa mundo, ay mabilis yung ating paglago. Di ba? Kung papapansin ninyo sa inyong mga local churches, mga kaibigan nyo na yung iba nga, sila yung nagdala sa iyo sa simbahan, nagdala sa iyo sa gawain, tapos sila din yung nawala. Sila yung nag-backslide. Di ba? Ikaw yung nagpapatuloy, tapos naging pastor ka na. Di ba? Like for example, in my case, yung nagdala sa akin sa simbahan, ay nawala siya sa simbahan. Ba? Yung mga case na ganyan ba? Na? Tapos ako na dinala niya, pastor na ngayon. So, it's just a matter of yung para sa ating mga sarili. Paano natin i-alay ang ating buhay para sa Panginoon? Now, balik ako, are you a grown Christian? Saan na ba yung level? I-check nyo, let us check the maturity level of our souls. No? Maturity level ng ating mga kaluluwa kung tayo ba ay malago na. Kasi malalaman naman natin yan mga patid eh. Pag ikaw ay hindi pa malago, mabilis kang ma-offend. Pag ikaw ay hindi pa malago, ay tinatamad ka mag-aral salita ng Panginoon. Diba? So here, atin pong titingnan mga patid. Titingnan natin according to the Word of God. No? Kung ikaw ba ay malago na, no? You can check it. Hindi po namin pwedeng sabihin na malago ka na or hindi. Ikaw lang po ang tanging makakapagsabi. The same way as your salvation. No? Number one, dito po, are you a grown Christian? Okay? So, a grown, ang isang malagong Kristiyano po, mga kapatid, ay mahal niya ang pag-aaral ng salita ng Pinoon. A grown Christian loves to study God's Word. Again, ulitin ko, number one, ang isang malagong Kristiyano, ito po, this is one of the ways how to determine. A grown Christian loves to study God's Word. Mahal po niya ang pag-aaral salita ng Panginoon. Paano yun? Siya ay nagbibigay ng panahon. Yan po ang napaka-importante. No? Huwag nating gawing option, huwag nating gawing libangan, Huwag nating gawing second priority ang pag-aaral ng salita ng Pinoon, kundi talagang uunahin natin siya sa schedule. O, saan ko ilalagay? Schedule muna, ito yung study time ko. Ito yung prayer time ko. Tapos bago ang lahat, no? Unahin natin ilagay sa ating schedule daily yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. A grown Christian loves to study God's Word. Kasi karamihan sa atin, oh, alam naman natin yan, no? Lalo na pag mga bagong Kristiyano, pag nagbabasa ng Bible, even nga ngayon eh, pag nagbabasa ng Bible, inaantok. No? Mas gusto pa magbasa ng mga post sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok. La, sige, busy. Pero
pagdating sa pag-aaral sa salita ng Panginoon, hindi natin binibigyan panahon ang pag-aaral sa salita ng Panginoon kasi nga tinatamad tayo. Alright? So yan. But dito po sa ating pag-aaral ngayon na ang isang malagong Kristiyano ay mahal niya ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Okay? So buksan po natin mga kapatid. Dito po makikita natin bakit mahalaga ang pag-aaral sa salita ng Panginoon? Kasi buksan natin sa Psalms chapter 119. Yan, ano bang sabi ng Psalms 119? Bakit napakahalaga ang pag-aaral sa salita ng Panginoon, no? At bakit natin kailangan gawin ito, no? Para tayo ay lumago. Ano ang sabi ng salita ng Panginoon sa verse 97 to 104, no? 119 verse 97 to 104. Sabi dito, How love I thy law. Wow. Pagbungad na bungad pa lang doon sa ating binasa, no? Oh, how love I that law. It is my meditation all the day. Pambihira, no? Siya all the day. Tayo kaya, mga kapatid. Meron kaya tayong 5 minutes. Meron kaya kayong 10 minutes. Meron kaya tayong 30 minutes. Meron kaya tayong 1 hour or higit pa. Di ba? Kasi pag sa Facebook, grabe, isang oras mahigit or even buong araw, kaya natin eh. No? Sabi dito, oh, how love I thy law. It is my meditation all the day. Sana ganun tayo, no? Ganun yung ating perception sa ating buhay, no? Buhay Kristiyano. Though through thy commandments hast made me wiser than my enemies, for they are ever with me. Wow. See, tignan yung mga batid. Ang isang taong nag-aaral ay talagang lumalago. No? Lumalago siya. At mahal niya ang pag-aaral sa salita ng Panginoon. Bakit mahal niya ang pag-aaral sa salita ng Panginoon? Kasi sa pag-aaral sa salita ng Panginoon, natututo siya. No? Kaya natin mahal ang pag-aaral sa salita ng Panginoon kasi alam natin, pag nag-aaral tayo, natututo tayo sa salita ng Panginoon. See? And pag natututo ka, siyempre, lalago ka. The more ka natututo, the more ka lalago. Sinabi dito, no? Thy commandments has made me wiser than my enemies. See? Ito ay nagpapatalino sa mga Kristiyano, sa atin, mga mananampalataya. For they are ever with me. Kasi nandito siya. Yung ating natutunan, nasa atin na yan. Nasa puso, nasa isip na natin yan. Kaya, yan yung ginagamit natin. Nandyan na yan. Diba, lahat ng mga estudyante, lahat ng mga magbo-board exam, nag-aaral yan para may maisagot sila. Tayo din. Para may maisagot tayo sa Panginoon sa pagsusulit sa buhay natin, sa pang-araw-araw na buhay. Yung mga doktrina natin bilang isang Kristiyano. Diba? Kasi bit-bit natin yan eh. No? Na minsan, pag alam niyo mabutin, pag tayo isang malago na Kristiyano, yung dating buhay natin na marites, yung dating buhay natin na mainit yung ulo na isang kalabit lang, inaaway na natin kung sinong-sino, ikaw, pag napag-aralan mo sa salita ng Panginoon, panigurado mababago buhay mo. No? Kasi lumago ka eh. Natutunan mo eh. Ay, mali pala yung mga away. Mali pala yung nagmamarites ka. Why? Paano mo nalaman yun? Kasi natutunan mo. Ibig sabihin yan, yung ginawa mo na you learn how to withhold yourself para mang-away, para mang-marites na kaya mo nang pigilan sarili mo, that is a manifestation of maturity. Diba? At sinabi dito, verse 99, I have more understanding than all my teachers, for thy testimonies are my meditation. Wow. No? I understand. Okay, makinig na mabuti ha. I understand more than the ancients because I keep thy precepts. See? Nauunawaan natin yung mga bagay-bagay, mga kaupers.
nagiging matalino tayo. So pag tayo nauunawaan, nagiging matalino tayo, yan po ay lalabas at i-apply sa ating mga buhay. And that measures your maturity. Ha? Diyan po lalabas yung ating pagiging mature. Bakit tayo nagiging mature? Kasi natutunan natin. Nagiging matalino tayo sa salita ng Panginoon, tapos ina-apply natin yan sa ating buhay. Yan yung, yan po how to measure maturity, mga kapatid. Yung application natin sa buhay doon sa mga natutunan natin. Diba? And sinabi nito, I understand more than the ingam. I have refrained my feet from every evil way, and I might keep the word. See? Ito po ha. Ito po mga kapatid. Kung may Bible ka dyan, tingnan nyo. Verse 101. I have, sa verse 101 sa 119, sa Psalms. I have refrained my feet from every evil way that I might keep thy word. See? Ito, pag tayo po ay aral sa salita ng Panginoon at nagiging mature tayo, ina-apply natin yan sa ating buhay, natututo tayong mag-refrain. Ibig sabihin ng refrain, yung maghuhunos dili ka, yung kaya, yung pipigilan mong sarili mo. Sa, you know, I have refrained my feet from every evil way. See? Ang isang malagong Kristiyano po, mga kapatid, no? Ay natututo siyang magpigil na gumawa ng mga kasalanan. Di ba? Natututo siyang magpigil na gumawa ng kasalanan. Halimbawa, bigyan kita ng example. Yung sisiraan mo si pastor. Di ba? Marami yan. Alam ko lahat ng pastor naranasan yan. Walang pastor na hindi nakakaranas ng paninira ng miyembro. Di ba? So, kasi ako naranasan ko yan eh. No? At alam ko naranasan din yan ng mga lahat ng kapastoran. Now ngayon, kung ikaw ay malago kang Kristiyano, hinding-hindi mo nagagawin ang paninira kay pastor. Di ba? So, isa yan sa mga palatandaan, sa mga manifestations. So ngayon, ang isang malagong Kristiyano ay hindi yan iiwas po siya sa paggawa ng masama. So yan po ang palatandaan, isa sa mga palatandaan sa isang malagong Kristiyano. Natututo tayo, kaya iniiwasan natin gumawa ng mga masasama. Okay, mga kapatid, mga ka-hopers, I have not departed from thy judgment, for thou hast taught me. Wow. Hindi po siya umalis daw sa magandang sa salita ng Panginoon, kasi naturuan siya. Kaya mga kapatid, napakahalaga pag-aral sa salita ng Panginoon. Napakahalaga ang pagdalo sa simbahan, pagiging miyembro ng isang simbahan. Kasi sa simbahan po, diyan po tayo natututo. Diyan, yan po ang tanging lugar kung saan tayo palalaguin ng Panginoon. No? Lahat po natin natutunan ay atin po yung i-apply sa buhay. And that equals to maturity. So mga kapatid, ha? Learning the Word of God, no? Knowledge of the Word of God, plus yung execution, yung ginawa mo, learning and keeping, learning the Word of God and keeping the Word of God equals to maturity. No? Kasi siya, yung natutunan mo, ginagawa mo. Okay? Yan po ang maturity. Yung natutunan mo sa salita ng Panginoon at in-apply mo in action, kasi mahal mo salita ng Panginoon, kaya ginawa mo in action, that is the measurement of maturity. Kaya napakahalaga mag-aral, mga kapatid. No? Kung gusto nating lumago sa salita ng Panginoon, kumain tayo ng kumain hanggang sa kaya na nating kainin yung mabibigat na mga doktrina ng salita ng Panginoon. Kasi alam niyo mga kapatid, ang mga batang Kristiyano na o-offend pa yan sa mga mabibigat na doktrina. Like for example, sa giving, mabibigat na yan eh. Yung mga bagong Kristiyano pa lang, pag sinabi mo, okay, giving, magbigay tayo ng ano, let's open our hearts for giving. Ay, wala na yan. Sakit ng ulo niyan. Sakit ng puso niyan. Why?
And we do understand kasi mga babes pa nga eh. Okay? Kaya nga, turuan hanggang sa sila ay lubago. Example lang po yun sa mga bagay how to determine na kung mature ka na o hindi ha. Okay, tinabi dito, how sweet are thy words unto my taste, yea, sweeter than honey to my mouth. ang isang malagong Kristiyano, mga kapatid, loves to study God's word. Parang para sa kanya, ang pag-aral salita ng Pinon ay matamis, masamyo. Di ba? Excited siya. Parang tayo pag nakakita tayo ng ice cream, pag nakakita tayo ng cake, di ba? Parang na-excite tayo. Ganun din ang isang malagong Kristiyano na parang pag nakakita ng Bible, pag nakakita ng preaching, ay na-excite siya at parang gustong-gustong gagawin, no? Tingnan, panuorin, basahin ang salita ng Panginoon, no? Ang isang malagong Kristiyano, mga kapatid, ay isang matamis na samyo para sa kanya, salita ng Panginoon. Okay? Through thy precepts, I get understanding, therefore, I hate every false way. See? Dito po, mga kapatid, dahil natutunan natin ang salita ng Panginoon, nalalaman natin yung katotohanan. Ang isang effect or aftermath ng paglago ng isang mananampalataya ay hindi na niya gugustuhin ang mga masasamang bagay. No? Kung kayo ay mayroon kayong puso na iiwasan niyo na yung paggawa ng mga masama dahil natutunan niyo sa salita ng Panginoon, then dyan po natin makikita na ikaw ay mature na kasi yung natutunan mo ay ginawa mo sa buhay mo. Okay? So, yan naman. We have certain levels of maturity, ha? So, only you can determine that through your actions. Right? So, next. Ngayon po, napakahalaga. Kasi yung natutunan po natin, yan po yung maglalabas sa buhay natin, eh. Okay? And sabi dito, why we need to study the Word of God. Diba? So, buksan nga natin. Napakahalaga, John chapter 5, verse 39. No? Kasi dito po, mga kapatid, sabi dito, 5:39, sinabi dito, mga kapatid, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Napakahalaga po, mga kapatid, kasi the more na nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, the more na natin nakikilala ang Panginoon. And the more natin nakikilala ang Panginoon, the more natin siya mas ma-appreciate. At the more natin siya mas ma-appreciate, the more natin siya susundin. See? Kasi pag you cannot follow anybody na hindi mo kilala. Ay, hindi ko naman kilala yan. Ba't ko siya susundin? Di ba? Yes, we know Jesus is our Savior. But kilala ba natin na si Kristo ay tao din? Si Kristo ay Diyos din? Di ba? Kaya nga, we need to study. Paano nangyari yun? Di ba? Na Kristo ay naging tao at naging Diyos din. Kaya napakalaga ang pag-aral kasi pag nakilala natin lalo si Kristo, mas lalo natin siyang maiintindihan, mas lalo natin siyang susundin, mas lalo natin siyang mamahalin. See? Kasi ang salita ng Panginoon, ito po ay nagte-testify kay Jesus Christ. No? Kaya napakalaga, ang isang malagong Kristiyano, mahal niya ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. No? Mahal niyo ba ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, mga ka-hoopers? Sana, no? Acts chapter 17, verse 11. No? Ito yung dapat gagawin ng mga Kristiyano kung tayo ay nag-aral. Sinabi dito, no? These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily whether those things were so. See? Napakalaga pag-aral salita ng Panginoon, mga kapatid.
At hindi lang basta-basta pag-aral, kundi isasaliksikin mo. Kasi yan po ang salita ng Panginoon, that testifies our Lord Jesus Christ. At yun, verify mo, no? Kasi pag alam mo yung tamang doktrina, kagaya ng aral ng iba, sabi ng ibang mga sekta na walang langit, walang impyerno, ililibing ka lang sa lupa. Doon ka lang matutulog. Now ngayon, pag wala tayong aral salita ng Pinoy, talagang maniniwala ka, oh nga, sige na nga, natutulog na lang ako sa lupa, wala pala langit, wala impyerno. Diba? So, kaya nga, napakalaga mag-aral tayo, siguraduhin natin sa salita ng Pinoy para tayo ay mas lumago pa sa kanyang salita ng Pinoy at tayo ay lumago bilang isang mananampalataya. Okay, yan po ha. Una, a grown Christian loves to study God's Word. No? Do you love to study God's Word, mga ka-hoppers? Pangalawa, a grown Christian learns to obey God. Ang malagong Kristiyano ay natututong sumunod sa Panginoon. No? Sumunod. Marunong ba tayong sumunod sa Panginoon? Diba? Baka yung iba dyan, may calling sa gawain ng Panginoon. Diba? Na gawing missionary, gawing pastor, gawing preacher, gawing church worker. Meron ba tayong pagsunod sa Panginoon? Diba? Buksan nga natin mga patid. Sa Deuteronomy chapter 17 verse Deuteronomy chapter 17 verse 19. No? Sinabi dito, and it shall be with him, and he shall read therein all the days of his life, that he may learn to fear the Lord his God, to keep all the words of this law and these statutes, to do them. See? Ito po, it is a specific command. Look at here again. And it shall be with him, and he shall read therein all the days of his life. Tayo po ay magbabasa, mag-aral salita ng Panginoon sa buong buhay natin. Mula nung nakilala natin si Kristo hanggang sa muling pagbabalik, kung aabutin pa natin yon, or sa ating paglisan dito sa lupa. No? Ang sinabi ni Kristo, which is we are going to obey, ay pag-aralan natin, basahin natin salita ng Panginoon habang buhay pa tayo. That he may, why? Why? That he may learn to fear the Lord his God, to keep all the words of this law and these statutes. Dito sa Bible po, na ating gagawin, no? Ang lahat ng nakasulat dito sa Bible na utos ng Panginoon. To do them. No? To do them. Ang isang malagong Kristiyano ay sumusunod sa Panginoon. No? Again, number one, a grown Christian loves to study God's Word. Pangalawa, a grown Christian learns to obey God. Okay? Marunong po ba tayong sumunod? Sumusunod po ba tayo sa ating mga pastor, sa ating mga local churches? Eh, pastor, hindi naman Diyos yun, ano eh. Siyempre. Kasi, yung mga pastor po, ay sila po yung, kami po yung mga tinalaga ng Pinoon para pangunahan. No, pangunahan. Hindi naman kami yung talagang founder, ano, we're not. Kami lang po yung tagapangaral. No? Voice lang po kami ng Panginoon sa local churches, no? So, a grown Christian learns to obey God. No, sana makitaan sa bawat isa sa atin na marunong tayong sumunod sa Panginoon. Right? Pangatlo, and the last. Okay? A grown Christian is always on the winning side. Wow! Bakit kaya, Pastor? Ano ba yan, Pastor? Lotto ba yan? Hindi po. Bakit winning side? Bakit laging panalo? Diba? Ano bang kinalaman sa pagiging malago ang pagiging panalo, Pastor? Siyempre. Klaro yan. Buksan natin ha. Joshua 1:8. Sabi ni Joshua, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then
thou shalt have good success. Pambihira. Prosperity gospel to, Pastor? Hindi. Bakit ang isang malagong Kristiyano ay laging nasa winning side? Bakit laging panalo ang isang Kristiyano? Bakit laging successful? Yan po ang design dapat ng isang Kristiyano, mga kapatid. Bakit? Kasi ang gabay po natin ay ang salita ng Pinoon. Matinding gabay po yan sa buhay. Lahat ng desisyon, lahat ng gawi. Di ba sabi ng Bible, sabi ng Pinoon, lahat ng iyong gagawin ay pagpalain ng Panginoon. Ganun din ang isang Kristiyano, mga kapatid. No? If only, no? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Salita ng Pinoon, pag-aralan natin, hindi lang nag-aaral, kundi gagawin. No, walang kwenta po yung pag-aaral pag hindi po natin ginagawa. Marami po mga tao na matatalino sa Bible, pero hindi nila ginagawa. Hindi, they don't put it into practice. Then day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. See, to do. To observe. Observe po dito. Hindi po yung observe na gaganon ka. Tapos, dito lang ako, Pastor. Observe lang ako. Hindi po. Observe means parang yung sa keep. Pag sinabing keep or observe, observe ay gagawin. Gagawin. Di ba? Observe cleanliness. Okay? Sa mga public places. Observe cleanliness sa school. Why? Kasi do cleanliness. Bawal magtapon ng basura. Ganun din po. Observe means gagawin mo. No? All that's written rin, lahat ng nakasulat, babasahin mo, aralin mo, gagawin mo. Oh. Babagsak ka pa ba? If you faithfully follow the word of God, you will never, never fail. That is why a grown Christian is always on the winning side. Kasi alam mo eh, natuto ka eh. Alam mo anong gagawin mo. And it is according to the word of God. Ano pang matindi? For then thou shalt make thy way prosperous. Wow! See? Kaya walang Kristiyano na naghihirap dapat, supposedly, no? Pero bakit meron? Diba? Kasi they don't make wise decisions. And those decisions should be coming from the Word of God. Kung ginagawa po natin yan, mga patid, yung decisions, dahil mature tayo, eh, wag, kasi hindi. Mali yan. Diba? Ay isang mature Kristiyano sumusunod sa salita ng Panginoon at nagiging successful. No? And then, thou shalt have good success. Pambihira, no? Good pa, success pa. Bakit good success? Kasi, meron pong success sa mga hindi mananampalataya. Diba, pansin nyo, ang daming milyonaryo na hindi believer. Ang mga unbelievers, yung mga Muslims, lahat. Lahat ng mga unbelievers, may ang daming unbelievers. Siguro, mas marami pang unbelievers na mas mayaman ka sa mga believers. Bakit ganun? Bakit, Pastor? Bakit ang yaman-yaman nila? Ang daming nilang pera. Pero kami Kristiyano, halos naglilingkod kami sa Pinoon. Wala kaming pera. Diba? There must be something wrong, no? Huh? But prosperous, good, success. Kaya ito po ang great explanation para sa success ng isang Kristiyano. Good success. Why? Kasi ito po ang pagpapala na mula sa Panginoon dahil ito po ay resulta ng iyong mabuting mga desisyon sa buhay. Yung iyong mabuting pagsunod sa salita ng Panginoon. Kaya hindi ka napapahama kasi sinusunod mo lamang ang salita ng Panginoon. Ang gabay mo sa buhay ay ang salita ng Panginoon. Kaya hindi ka napapahama. Kaya mayroon kang good success. Hindi lang siya success. Kasi success can be achieved by anybody. Pero ang good success can be achieved only by the children of God who follows His Word. Yung guide nila, yung nilalakaran nila ay ang salita ng Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, no? A grown Christian is always on the winning side. Gusto mo maging nasa winning side? Napakasimple. Study the Word of God and gawin mo sa buhay mo
ang salita ng Panginoon. All decisions, prayers, and everything, give it to the Lord. Leave it to the Lord. Follow God. No? Yan po, mga kapatid. And last, Psalms chapter 1. Psalms chapter 1 verses, this will be our last verse. Psalms chapter 1, verses 1, 2, and 3. Sabi po dito, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. See? Pag tayo po ay nasa salita ng Panginoon, sinusunod natin yung salita ng Panginoon, lahat ng ginagawa natin ay magiging successful. Lahat ng ginagawa natin ay magbubunga ng siksik, liglig, at umaapaw. No? Yun lang ang simpleng equation. Just follow the word of God. Okay, mga kapatid? A grown Christian loves to study the word of God. A grown Christian learns to obey God. A grown Christian is always on the winning side. Now ngayon, mga kapatid, ang huling tanong, how mature? How mature are you, brethren? Gaano na ba kayo ka-mature sa salita ng Panginoon? No? Kung gusto niyo maging mature, study the word of God. Kagaya ng ginagawa niyo ngayon. Itong pag-aaral natin ito, isa ito sa nagbibigay sa atin ng maturity. No? Isa ito sa paraan kung paano tayo magiging mature sa salita ng Panginoon, sa ating pagiging Kristiyano. Okay? So baka meron pa dito na hindi pa nakakilala sa Panginoon, na mga kasama natin nakikinig, na nanonood sa anumang panig ng mundo. If you have not yet believed in the Lord Jesus Christ as your personal God and Savior, wala, you still have time while you live, no? Because sin can bring you to hell. Right? So that is why our Lord Jesus Christ died on the cross of Calvary, so that whosoever believeth on him shall not perish but have everlasting life. What are you going to do to have eternal life? Is you have to believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thine house. Right? So for those hopers na wala pang mga churches, you find your local churches, you pray to God that God will give you a pastor and a local church. Right? Then for those who have local churches already, continue serving the Lord in your respective local churches. Okay? Standing on the promises of God.